mga katribo. Okay, so once again, I am your katribo Jojo. Welcome to my vlog. So ngayon magagawa tayo ng isa sa mga talent ko. Magluto. Kita naman sa katawan. Yes. So ngayon gagawa tayo sa mga request sa akin na magluto naman daw po ako. Okay, so yung nilutuin natin ngayon, isa sa mga basic lang naman to, basic lang na pwede natin i-share o madali na siyang gayahin o lutuin. Okay, so ito ay isang budget-wise na pagkain, okay, na pwede pagsiluhan ng buong pamilya, no, kung ikaw ay may girlfriend, may boyfriend, no, may asawa, may honey bunch. Honey bunch. Gosh. Luluto na tayo ngayon, so wala kang alis. Samahan niyo ako kung paano magluto ng pagkain ito. Alam mo naman yung pagkain. Lulutuin. Alam, semento. Pero, nasa yung mga lulutuin natin? Okay, so, imagine ka mo. In 5, 4, 3, 2, 1. 10! Okay, so ngayon magluluto tayo ng chicken curry. Thai chicken. Okay, so ngayon gagawa tayo ng Thai chicken curry. Okay, so basic lang to guys. So madali lang to malutuin. So, syempre mga kailangan natin, unang-una, syempre yung manok. Syempre yung ating mga ricado, no? Ang ating carrots, ang patatas. Okay? Hindi mawawala syempre ang bawang. Bawang. Sibuyas at bell pepper and yung ating pepper and yung ating salt. Okay, so gata or coconut milk at ang Thai yellow curry paste. Okay, so makikita niyo yun dyan, may gusto kong ano yan. Okay, so magsisipan na tayo magluto. Syempre, bago tayo magluto, kailangan natin ng panluto! Okay, so ngayon, asan ang ating panluto? Okay. Kailangan natin ito, syempre. Okay. Ang ating luto. Okay. Guys, tandaan nyo, pag non-stick ang inyong kaldero, hindi kayo pwede gumamit ng bakal na panghalok. Dapat kahoy. Okay, so yan. So basic lang yan. We will start now our cooking. Okay, first step, syempre, yung ating mantika. Pag mainit na yung kaserola, lagay natin yung ating mantika. Make sure na mainit yung mantika bago natin ilagay yung ating mga bawang sibuyas bago tayo mag-isa. Okay, so nakikita nyo, ang gamit natin ay induction. Alright, so let's wait for about 10 seconds para yung ating mantika ay maging init. Okay, so lalagyan na natin yung ating bawang. Huwag yung tagalan kasi ang bawang ay mabilis masunog. Okay? Yung iba, ang ginagawa nila ay sibuyas muna bago ang bawang. Pero ako, doon ko sa traditional way. Okay, tama rin naman yun para hindi masunog yung bawang. Pero ako, bago masunog yung bawang, nilalagay ko na yung sibuyas. Pag nakikita nyo na medyo preto-preto na yung bawang, ilagay na natin yung sibuyas natin. And then, tamang-tama yan, pag nag-caramelize na yung sibuyas, okay na rin yung bawang. Hindi siya sunog. Tapan natin. Okay guys, so after this, ilalagay na natin yung manok. Make sure yung manok ay nahugasan. Okay, alam naman natin, no, kailangan malinis sa ating manok. At siya nga pala, nilagyan ko na rin yan ng salt. Okay, so minarinate siya sa salt para yung lasa pumunta na rin na sa manok. Maglasa yung ating manok. Okay, so nakikita nyo, okay na, nagiging golden brown yung ating bawang. Okay. After that, yung ating chicken. Okay? So,
Ang chicken natin ay isang breast part at the same time, yung wings. Kailangan may meat and may skin. Bakit may skin? Kailangan kasi para maglasa yung manok. Stir lang natin siya, guys. Okay. Then after that, iwanan natin siya. Takpan. At hintayin natin siya maluto mga about 5 minutes to 10 minutes hanggang sa makita natin na medyo nagbabrown na yung manok natin. Yun na yung time para mailagay na natin yung iba tayong mga ariga. Okay? So, okay, so ready na yung ating manok. Nakikita nyo, nasangkot siya na siya. Puti na siya. Okay, check nyo rin, baka may mga dugo-dugo pa. Okay, so ngayon ilagay na natin yung mga matitigas na ingredients like yung ating patatas and carrots. Guys, bakit may tubig? Siyempre, para hindi mangitim yung patatas natin at yung carrots natin. So, ilagay na natin siya. Huwag yung sasama yung tubig ha, yung pinagbabaran. Then, yung ating carrots. Okay, so ngayon, ilagay natin ng tubig para syempre mag-simmer siya pampalambot ng ating patatas at ng ating carrots. So, let's wait. After mga 5 minutes hanggang sa maging malambot yung ating mga matitigas na ingredients. Okay. Okay guys, so ngayon nakikita natin medyo malambot na yung patatas at saka yung carrots. Ngayon i-add na natin yung ating paminta at yung ating asin. Okay, so ngayon guys, i-dagdag natin yung ating coconut milk or ang ating gata. By the way, it's kakang gata. So, yung pinaka unang piga. Okay. Ang binili ko ay 2 nyug. Yun ang aking pinagataan. Okay. So, hintayin lang natin siya na mag-simmer. Habang nagsisimmer yan, i-ready na natin yung ating Thai yellow curry paste. Okay guys, habang pinapahintay natin, pinapakulo yung gata, okay, papakita ko sa inyo yung ilalagay nating curry paste. So, yan ay Shuri Thai yellow curry paste. Okay, so medyo maanghang siya, pero masarap siya. And yung lasa niya ay yung lasang Thai curry, hindi yung parang yung nabibili sa palengke na curry powder. Okay, so tingnan nyo to guys. Ayan yan. Okay, so ito siya. Bubuksan na natin yung ating curry paste. Ayan, nakasilk siya, as you can see. Okay. Mas magandang ganito para safe siya at ma-reuse mo siya or magagamit pa the next time. Okay? So, kailangan lang siya buksan. Okay guys, so ngayon, gugupitin natin siya. Kasi medyo makapal yung plastic niya. Okay. Ngayon, nakikita natin kumukulo na yung ating gata. Pwede na natin ngayon ilagay yung ating curry. So, siguro mga 1/4 ng ating curry paste. O, depende yan sa gusto nyong lasa ng curry niya. Kung gusto nyo medyo matapang, so nasa inyo. Kung gusto nyo medyo hindi matapang, di ka kayong ipaglaban, ihugot. Sa akin kasi gusto ko medyo matapang yung curry paste. Yung lasa ng pagkakaroon.
matampa natin, guys. Tandaan ninyo, hindi yan, walang sukat, pero depende yan sa inyong panlasa. Okay, so guys, haluin natin ngayon. Okay, yung ating curry. Tandaan nyo, lalapot yung ating gata, ha. So, yung ulitin ko, yung curry nyo, depende sa kung paano ninyo lalasahan. Okay, so nakikita nyo ngayon, medyo creamy na yung ating niluluto. Okay, so dahil yan sa dinagdag nating curry paste at yung ating gata. Okay, so haluin lang natin para yung consistency niya ay matansya natin, guys. Kung kailangan dagdagan ng tubig or okay na siya. So, let us wait. Siguro, konti na lang yan. Mga 1 minute. Takpan muna natin siya. Okay, so okay na ang ating niluluto. Lagyan na natin. Tanda nyo, hinuhuli lagi yung bell pepper. Kasi pampabango siya. Pag masyado siyang luto, hindi na siya nag-aamoy. Tapan natin. Okay, so ito na ang ating Thai chicken curry. No, mamaya, titikman natin siya kung ano ang lasa ng ating. Okay! That's it, guys. So, luto na ang ating chicken curry. Okay, so it's a Thai chicken curry. Hindi siya yung that mga ulo. I hope na naiintindihan ninyo lahat yung mga step-by-step instruction natin kung paano magluto nito. Napakadali lang, di ba? At napakamura ng mga ingredients. So, I hope you will share it to your family and to your loved ones. Enjoy and bye-bye! Yeah.